So guys, andito naman tayo sa YouTube channel ko guys. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag recover at vacuum at mag charge ng freon sa ating mga sasakyan. So ang gagamitin nating ito siya, Robinel. Yan ang gagamitin nating pang charge mga guys. So una, siyempre saksak natin yung itong saksakan kuryente. Ito. Saksak natin. Ang lawa, saksak natin itong mga hose ng machine. So saksak natin yung high pressure hose dito. So ang pagsaksak guys, ganito lang, iangat lang natin to. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, suksok lang natin siya. Tapos pagkasuksok, bitawan nyo siya, tapos ilock natin. Ayan, ito yung lock nyo mga guys. Ayan. Tapos sigurado lang natin na hindi siya matanggal. Ayan, hindi ako nakagay. Sunod natin yung blow. Ito, lang ganun lang din. Tapos lang natin to, tapos saksak. Tapos pagka hindi lang natin kunti. Ngayon, nag-lock na. Tapos iano natin siya to. Ako, mali. Hindi ko lang siya nang diin. I-release natin konti. Ayan. 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 Okay na. So, nakasindi na rin yung gagamitin natin. So, ang gagawin natin guys, pinalitan ko yung compressor nito guys. Ang problema nito guys, hindi nag stack up yung compressor niya guys, stack up. Hindi siya malamig, hindi siya nagbubuga ng lamig, hindi umiikot yung niya, clutch niya. So pinalitan. So ito ang gagawin natin guys. So na-recover ko na siya. So ang susunod natin gawin, vacuum na lang. Ang gawin natin, ino lang natin to. No pa rin. Tapos itong ito recover, natapos ko na kanina yan guys, kasi gagawin mo yan pagka pinalitan mo yung compressor. Kukunin mo yung re-recover mo para yung freon mare-recover siya. So punta na tayo dito sa vacuum. Ayan, titignan natin to. Ayan yung vacuum time, 10 minutes. Yung leak test, kailangan natin siyang i-leak test para makita natin kung may leak. So pindutin natin to. Ayan, nakauna siya, 10 minutes yan guys, 10 minutes din to yung leak test nya. Tapos i-start lang natin, pindutin natin to. Ayan, kung narinig nyo guys, tumutunog na siya, kumantar na siya, nagkumpisa na siya. 10 minutes yan guys. Tapos yung leak test, 10 minutes din, kasi makikita nitong machine kung may leak, kung may leak siya. So antay lang natin matapos yan guys.
So napansin nyo guys, patapos na yung ano, yung vacuum time. Yun. Tapos na yung 10 minutes, mag-leak test naman tayo. Automatic siya mag-leak test. 10 minutes ulit yan. Pansin nyo guys, tapos na. Nagpass siya. Kasi pagka may leak kasi yan guys, ito magpifill dyan. So ngayon, charge na lang natin siya. Okay naman siya, wala siyang leak. Nakasagad yung ano, dapat nakasagad to. Ito. Ngayon, exit na natin siya. Punta na tayo sa charge. So ang charge natin siya guys, 1.10 kilo. So, i-ano lang natin siya dyan, 1, dito natin ng 1 10 10 siya. So yan, so magtatanong kayo guys kung saan ko nakuha yan, yung chinards. Ito siya guys, mag-upper naman siya eh, ayan o, sa hood nya, kung nakikita nyo yan, medyo malabo-labo konti. Nasaan siya? Andyan siya guys. Ito siya oh. Ito. Ito siya. Nakasulat naman dyan eh. So, ito na. I-start na natin siya. Yan. I-start na natin. Yan. Yan. Magkakarga na siya. So, take note guys. Pagka nagkakarga siya, dapat huwag galawin yung machine. Kasi mag mag-intercorrupt yung pagka-charge niya. Yan. So, so yan, nakalagay naman siya, do not disturb unit charge, occurrence will be affected. So guys, kung may magtatanong, yung pinalitan ko yung pyesa, ay ito siya. Bakit pinalitan ko? Kasi may yung ito, maingay. Naririnig nyo, ayan o. Ayan, nasunog siya sa ilalim. So, nagpalig din ako ng expansion valve niya, ito. Tumulo na. Palit din ang expansion valve. Ito nga. So, tingnan natin yung expansion valve. Dito nakalagay expansion valve balls. Mga guys dyan. Ayan kung nakikita nyo sa ilalim na yan. Saka yung compressor. Ay, yun. Kung nakikita nyo, medyo madilim. Ayan siya oh. Yung natatamaan ng ilaw. Ayan. Ayan oh. Ilalim. Ayan. Natama ng ilaw na yan. Compressor yun, bago siya. Ayan. So, antay lang natin siya. Matapos. Iilaw to siya guys, pagtapos na yan. Mag-a-alarm. May ilaw na siya guys. So sundan lang natin yung sinasabi niya. Start AC to perform diagnose or with AC off, rest next to clear hose. Yard sa mga sampo, tapos witness. I-print natin siya, print natin siya para magalam natin yung ano niya.
Tapos next natin, equalize. Equalize natin siya, guys. Select select equalize system, clear hose. Start natin siya. Start natin siya. Start natin. So, kailangan i-switch natin yung AC. Sibit natin. Tayo sa machine. Tayo sa machine. Select natin next. Next lang natin yung pagpapan na pala. Para yung host na nandito na natitira, saksak na lahat. Natin yung two sides.